Hello mga Topper Gods, good evening at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Anyway mga Topper Gods, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11:03 PM dito sa Manila. Okay? Dito pala sa Pilipinas. At mga Topper Gods, ilan ba ngayon na meron dito? 158 viewers po ang meron po ngayon habang po tayo nag-uumpisa. Huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe po sa aking channel. Okay, pa-click din po yung notification bell para po ma-notify kayo, malaman niyo pa kung meron akong bagong upload or meron akong bagong mga live na schedule. At the same time po, mahalaga po mga Topper Gods na paki-share po yung ating po mga replay sa inyo po mga kaibigan, sa mga kamag-anak, kapatid, kachokaran, kachismisan, etc. Para po malaman din nila kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito at yun po ang pinakamalaking tulong na maibibigay niyo po sa akin po. Huwag po natin kakalimutan mga Topper Gods ang ating featured business partner for today. Buhok naman ang usapan. Okay? Si Hair Trends. Ganda ng tagline niya. Your beauty is our duty. Taray. Okay? So si Hair Trends po, as the name suggests, ay tungkol sa mga hair products to. Okay, mga pangkulay, pampaganda ng buhok, etc. So yan po ang ating featured business partner for today. Kung gusto niyo pong pagandahin ang gawing silky smooth ang inyong mga kabuhukan diyan. Kontakin niyo po si Hair Trends sa kanyang email address hair.trendsph09@gmail.com or sa kanyang cellphone number na 0919-0740972. Meron din po siyang Instagram dito. Puntahan niyo po yung Instagram niya. hair.trendsph. Okay. Ito nang nangyari mga Topper Gods. May papakita ko sa inyo. Kaninang umadaling araw lang po nangyari ito. Okay. Excuse me. December 2 pala, kahapon ng madaling araw. So, daughter of Randy Echanis, her newborn son, arrested in Cagayan. Ito si GMA News ha. Medyo, kayo yung pumapalit kay ABS pagdating sa mga patutsadang ganito ha. Hindi maganda tong gandong sistema nyo, GMA ha. Baguhin nyo to, habang maaga pa. Nagiging biased na kayo, unti-unti. Actually, medyo matagal na kayo nagiging biased. So, baguhin nyo na to habang maaga pa. Hindi po sinabi sa... Ang pinapalabas kasi ng media, pati raw yung bata, inaresto. Unang-una, ba't ka mag-aaresto ng newborn? Diyos ko, logic will dictate. Wala pang kakayanan ang newborn na gumawa ng krimen. Diyos ko, mga news outlets kayo, mais kayo ha. Mais kayo. Ay, 500 na tayo. Uy, 525 na pala ang viewers natin. Thank you very much po for watching us tonight. So, yun na nga po, no? The daughter of slain NDF, National Democratic Front, peace consultant, and anak pawis chairman Randy Echanis. Ito yung pangalan niya, si Amanda Lacaba Lechan at Echanis. Marami nang tatanong kanina sa chatroom, no? Sino ba yung Echanis na yan? So, ito na nga po yun. Anak po siya ng recently na pinaslang na NDF peace consultant. Ibig sabihin, sa peace talks, yung tatay niya, yung nasa partido ng CPP, NPA, NDF. Okay, sa peace talks. So, yung tatay nga niya, yan, si Randy Echanis, inaresto daw along with her one-month-old newborn son. Inaresto raw kasama ng anak. Mga Topper Gods, may mali dito ah. May mali talaga dito kasi hindi papayag ang pulis na arestuhin na kasama ang anak niya. Hindi papayag ang pulis dyan unless ipilit ng nanay. Okay? Itong sabi, according to anak pawis, the younger Chinese was arrested 3:30 AM on December 2 and was charged with illegal possession of firearms, ammunition, and explosives. Sounds family ba, mga Topper Gods? Sounds family? Sounds familiar? Nung Oktubre lang, mga Topper Gods, may pinag-uusapan tayong nilalang talaga.
may pinag-uusapan tayong batang babae na miyembro naman ng militanteng grupo na Kadamay na nabuntis nung inaresto ng may na hindi pala buntis siya habang siya ay naaresto sa kasong illegal possession of firearms, ammunition and explosives din. And recently, ang kanyang anak ay binawian ng buhay. Sounds familiar na ba? Kaya po yung title lang ating title lang ating live tonight. Dalawa, 'di ba? Yung isang title doon is Amanda Echanis, ang bagong reyna. Reyna, si Reyna May Nacino. Ang bagong Reyna May Nacino ng mga kaliwa. Diyan tayo mahusay eh. Diyan tayo mahusay. Mga NPA, mga CPP, diyan tayo mahusay. Patuloy natin. Ito yung picture niya, may hawak na aso. Ayan. Pagsabi ng Anak Pawis said it vehemently denounces the arrest of Echanis. Siyempre, yun lang sasabihin nila. Okay, kinukundina namin ang pagkaka-aresto kay Amanda Echanis. We assert that Echanis was arrested on planted evidence na naman. Planted evidence ulit. O, so lahat na lang? Lahat na lang inaaresto sa inyo? Planted ang ebidensya? Planted ang armas? Mamaya mga topper guys, papakita ko sa inyo kung bakit hindi ka panipaniwala yung sinasabi nilang planted na yan. Ang dahilan nila, mga topper guys, kung bakit planted, eh dahil daw, kapapanganak lang daw niya. Eh no ngayon kung kapapanganak lang niya? May mga kaibigan nga ako na kahit pa bago manganak, eh armado na. Ibig sabihin armado, bumili na sila ng baril. Okay, hindi Bushmaster, pero may mga ano na sila, may mga armas na sila sa bahay. Kasi hobby nila mag-shoot, mag firing range, ayan. Hobby kasi nila 'yon. Habang buntis, armado. Nanganak, armado. Eh ano ngayon? Kung kapapanganak lang, ibig sabihin hindi na agad armado. Wow! Wow, where's the logic in there, Anak Pawis? Oh, ito yung sabi naman ng kapulisan natin. PNP, the Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Ildebrandi Usana. Parang ano to ah? Pangalan ng supplements to ah. Anyway, Ildebrandi Usana told GMA News Online that the operation was carried out on the strength of a search warrant. Oh, so may search warrant na. May search warrant na issued by a judge for violation of Republic Act 10-591. Alam naman natin yan, na-discuss na yan natin dati nung pinag-uusapan natin si Reyna May Nacino. Or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito pong batas na to, mga Tabber Gods, ay wala po itong bail. Non-bailable po ito, mga Tabber Gods. Pero minsan, may mga huwes na nagbibigay ng bail. Depende dun sa severity ng ginawa. Pero kung ganito na, sana yun? Ano ba yung mga nakuha sa kanya? Ayan, firearms, ammunitions, and explosives. Naku, walang ano to. Walang bail to. Walang bail. So there is nothing wrong if this is the case. Search warrant can only be issued after probing questions from the examining judge with deposition of witnesses. So ibig sabihin, bago naglalabas po kasi ng search warrant ang ating huwes, ini-interview muna niya. Yun po yung deposition. Parang cross-examination na po yan ng ating huwes ang mga potential na witnesses. Okay, deposition po. If they have complaints, the PNP is open po, but again, evidence must be presented from their side. Okay. Tingnan po natin yung nakita na huli. Okay, tingnan po natin na huli nila. So ito yung balita ng News 5. Tingnan po natin ha. So ito si Echanis. Ayan. Yan siya. Dala-dala niya yata. Ayan yung anak niya, nasa loob. Ito yung nakumpiska. Kamusta naman? Paano mo itatanim yan? Sige nga. Ano yan? Kamote?
Ipupulsa mo lang, tapos ilalagay mo sa ano. Diyos ko. Paano mo yung tatanim yan? Diyos ko naman. Nakatago na yan. Nakatago na sa bahay yan. May mga bala-bala pa. M16. May uzi na may M16 pa, sabi ni Nick Borromeo. Ano te, susugod ka sa police station, ala Rambo? Diyos ko. Diyos ko naman. Sabi ng News 5, depensa ng PNP Region 2, may dala silang search warrant of arrest para kay Echanis. Pero sa GMA 7 naman, search warrant naman. Hindi rin daw niya, hindi rin daw siya dinetain sa regular na kulungan. Wow, ang sarap ng buhay mo, te. At dinayo pa ng doktor at nurse dahil sa kasamang sanggol. Ngayon, ito ngayon yung controversial dyan, mga Tabergans. Una, bakit may kasamang sanggol? Controversial yan. Ito po ang nangyari. Ito ang nangyari. Ito, na ikukwento ko sa inyo. Pinilit dalhin yung bata habang inaaresto. Ano to? Display? Randy Echanis' daughter insisted ipinilit niya iginiit on bringing her baby during arrest. Iginiit eh. Ito ang sabi ng pulis, no? Si Andre Abella. The child was not arrested along with Miss Echanis as claimed by some groups. In fact, an ambulance was sent with a medical personnel to assist the mother and her child. Ito ang sabi ng kapulisan natin. It was Miss Echanis who insisted na isama niya ang anak niya. Sabi ni Theodore Ginocci, paki-explain kung magkakasya ba ang sa bulsa ang AK-47. Hindi kasya. Hindi kasya, Theodore Ginocci. Promise. Anyway, going back. Bakit mo gagawin yun? Bakit mo? Diyos ko. So, propaganda na naman to. Yun lang yun. Propaganda na naman to, mga Tabber Gods. Gusto nilang magkaroon ng Reyna May Nasino Part 2. Baka planted din yung baby. Sabi ni Marie Masipay. Ayos ah, gusto ko yan. Thank you very much po sa 1,016 po na viewers natin tonight. Maraming pong salamat for joining us. Bakit mo gagawin yan? Isasama mo yung anak mo habang ikaw inaaresto. Ba't hindi mo iniwan sa asawa mo? O siguro, meron kayong... Kasi hindi naman inaresto yung asawa eh. Wala pang nagsasabi ah. At least wala pang nagsasabi na inaresto na 'yung asawa. Pero pagkakaalam eh 'yung asawa nito ay commander naman daw sa NPA. Ito sabi, a police report stated that personnel from the CIDG Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 2 and other police units served the search warrant that was issued to judge by Judge Sheila Gakutan Labugin of the MTC 2nd Judicial Region dated November 27. Patagal na pala to. Last week pa. Against Echanis. Ito yung mga nakakuha. Oh. May serial number pa matindi. Makabulsa ni Doraemon ang dala kaya nagkasya AK-47. Ayos, malalim yung bulsa. Sabi ni Theodore Ginocci. Ayan. Authorities were able to confiscate one unit of M16 Aris Colt 5.56mm assault rifle. Diyos ko, assault rifle pa to. Automatic yata to eh. Automatic ba to? Semi-automatic. Parang automatic yata to. With serial number 4951346. One piece long plastic magazine for M16 rifle. One piece long steel magazine for M16. 6 pieces live ammunitions for M16, 13 pieces live ammunitions for M16, may full auto roto. Ay, Diyos ko. 1 piece live ammo for M16 rifle extracted from chamber. So, kasado tong barrel. Diyos ko. Woo! 1 piece hand grenade with marking.
0689 and one piece hand grenade with marking frag MK2 and lot number P410578 from Echanis during the operation. Buti no. Buti nakuha nila yung mga numero. Kasi this way, pwede na ngayon natin ma-check o ma-verify kung planted ba talaga to o hindi. Kasi mga tamper guards, kung lalabas to sa inventory ng kapulisan natin o kasunduluhan natin, edi planted. Or, nakuha sa inkwentro. Pwede yun. Maraming pa rin pwedeng mangyari dyan. Okay? Ito na naman. Alakpawis claimed that the pieces of evidence against Echanis were planted. Planted na naman daw. Pero wala ngayon, hindi naka-detain sa kulungan itong anak ni Echanis, ha? Dahil sa special condition niya na sinama niya kasi yung anak niya. Diyos ko. Gigigil ako. Pati talaga, hilig nila sa mga bata. Diyos ko. Diyos ko, talaga. Hilig magdamay ng mga bata. Nandun po siya ngayon sa regional office ng CIDG sa isang room po and may nag-a-assist lang po sa kanya na female police officer. She added that the CIDG is already coordinating with the DSWD. Buti naman, kunin niyo na po, DSWD, regarding the arrangement with a Chinese one-month-old baby. Diyos ko. Diyos ko. Ito yung si Randy Echanis, yung ano, yung tatay niya. Ito nga si Randy Echanis, pinatay daw ng police forces, quote unquote, ha? Kasi hindi pa po sigurado 'yan. Ano lang nila 'yan? Akusasyon lang 'yan ng anak Pawis. Hindi pa po kumpirmado 'yan. Malay natin, ano 'yan? Purging 'yan. Hindi natin alam. Oh, Randy's widow Erlinda also said they believe the killing was politically motivated. Yun. Naman, lahat naman sa inyo eh. Ganyan ang ganyan ang sinasabi. So, yan nga po yung kwento, mga Tupper guys. Hindi nito eh. Laki nito. M16. Diyos ko, tapos karga-karga mo yung anak mo sa police station. Hindi ka na naawa sa anak mo. Amanda Echanis. Hindi ko alam kung hindi naman lahat ng aktivista siguro ganito. Pero naman, wag naman ganun. Lagi niyang dinadamay yung mga bata. Pero syempre, nagsisigaw na naman dyan ng mga progressive groups. Okay? Palayain daw si Amanda Echanis ang talang anak niya. Yung anak, pwedeng palayain yun. Kasi walang ano yun eh. Walang muhang sa buhay yun. 1 month old lang yan. Sabi ni Punch ni Please Human Rights, pasok. yan, ang balita. Sabi, progressive groups on Thursday condemned the arrest of Amanda Echanis and called for her immediate release, saying that her case is reminiscent of what happened to another political activist, Reyna Menasino, and her newborn baby, si Baby River. Alala nyo to, mga Tupper guys. Pinag-uusapan natin to last time eh. Ang hilig nyo talaga sa mga bata. Ang hilig nyo magdami ng inosente sa gulo nyo. Diyos ko. Sabi ng Amihan. Okay. Ayaw namin matulad ang kaso ng baby ni Amanda sa nangyari kay Baby River, sa Secretary General of Amihan said in a press conference. Speaking of Baby River, mga Tupper guys. Speaking of Baby River, may update tayo dyan. Anong update? Ito ang update. Ay, no, mayroon yan. Ito. Itong update kay Baby River. Sobrang kakapal ng mukha niya. Ang nakapal ng mukha, nagdemanda pa sa sobrang kapal ng mukha. Dinemanda niya ang BJMP, ang Manila Police, dahil tinorture daw siya. Tinorture daw itong babaeng to, si Reyna Menasino.
at cruelty doon sa wake ng anak niya. Diyos ko. Ang sabi, detained activist Reyna Minacino on Wednesday sued over 20 jail and police officials and officers for torture over alleged cruelty towards her and her child who died at 3 months old. Minacino filed criminal and administrative complaints against the chiefs of the Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, the Manila Police District, MPD. Mga boss pa talaga ang dinemanda niya, di ba? The Manila City Jail Female Dormitory, MCJFD, and several police and jail officers before the Office of the Ombudsman. The detainee accused BJMP Alan Iral, MPD Chief Police Brigadier General Rolando Miranda, MCJFD Officer in Charge Ignacia Monteron, and their officers of mental or psychological torture of a detainee, maltreatment of prisoners, and grave abuse of authority among other charges. Pwede mong mag-comment dito. Balikan lang natin ha, yung isang eksena nung panahon ng ano, burol nung bata. Pakita ko lang sa inyo to, sandali lang. Sandali lang mga tapperkans. 45 seconds lang naman. Gusto ko lang makita nyo kung sino dito sa kanila ang nag-inflict ng psychological at emotional damages. Ang nag-commit pala ng psychological at emotional damages sa kung kanino. Pakita ko lang sa inyo. Kante, wala kang anak, wala kang pamilya, wala kang kapatid. Hayaan niyong magsalaysay ng nararamdaman niya si Ina. Ngayon lang niya ito gagawin. Hindi niyo na nga binayagan na isama doon sa loob ng kulungan para magpasusunay ang anak niya. Yan yung mga abogado ni Reyna Menasino. Assault yan, ha? Yeah, mga abogado yan. Kante, wala kang anak, wala kang Diba? Sino ngayon ang dapat magdemanda ng maltreatment, grave abuse? Actually, assault ang pwede nila ikaso dyan. Ang eksena to, mga Tabber Gods, sa nangyari dito, kukunin daw. Ito yung abogado niya, si Maria Sol Taule. Ibabalik daw ng mas maaga yung si Reyna Minacino sa kanyang detention. Ang pinaglalaban nitong mga abogado niya, kaya nagsisigaw sila dyan, ang pinaglalaban nila dyan, ang gusto nilang mangyari, may isang oras pa daw itong si Reyna Minacino. Ayaw payagan. Anong gagawin? Syempre, sila yung may hawak . Di ba? Sila yung may hawak dun sa bata, ay sa tao. So, wala silang magagawa. Kaya nagkaroon ng ganyang eksena. Gustong dalhin, gusto nang damputin, ibalik sa detention, yung mga abogado pinaglaban yung isang oras. Sa akin nakakita ng mga abogadong ganyan. Dapat dito sa mga to, dinidisbar . Eh no, lalo na yung si kuya . Ano ba yan? Kuya ba yan . Hindi ko alam . Sinumbat-sumbatan, inaway-away, tinulak-tulak. Saan ka nakakita? Ito pa isa. Ito yung libing na mismo. Ito na yung libing na mismo. Tignan nyo yung pinaggagawa ng mga abogado. Ayan yung mga abogado. Mga abogado niya yan. Kinakatok yung driver ng karo. Kasi ang sabi, nagmamadali daw yung hindi raw makasunod yung mga nasa likuran. Hindi raw sila makasunod. Kaya, inaaway nila yung driver. Pero mga Tabber Gods,
Ito kasi hindi nila pinakita dito. Ito, hinighlight nila yan eh. Pero hindi nila pinakita mga Tabber Gods. Sa likod, may mga rallyista on dami. Paano kang hindi magmamadali? Danger na yan actually. Mahihirapan ka na i-contain yan kapag nagkaroon ng riot dyan. O halimbawa, merong siraulong nag-ano dyan. May siraulong nag-start ng gulo. Tapos kukunin, itatakas sila sinasino. Judgment call yan ng mga ano dun eh, mga team leader na nandyan on the scene. Ang dami ng mga aktivista sa likod doon, nakita nyo ba? Ayan o, oh, ang dadami oh. So anong pinaglalaban nyo? Unang-una, ay Diyos ko, ewan ko ba? Kaya nga mga Tabber Gods, kanina napag-usapan to sa ano eh. May papakita ko sa inyo, papalabas ko yung clip na pinag-usapan to ni Attorney Trixie tsaka ni Attorney Ahmed sa radio show nila sa ano, DWIC. Pinag-usapan nila kung valid ba yung pagkakaso nito ni Reyna Menasino sa BJMP, sa MPD, at sa Manila City Jail Female Dormitory, MCJFD. Okay, papanoorin natin mga Tabber Gods. Tapos magko-comment ako in between na para ano. Yung ko lang natanggap eh, yung statement ng lawyers ni Reyna Menasino. Mm. Ay, nakakaloka. Alam mo ba nag-file sila ng kaso sa ombudsman, di ba? Patay yung judge, kinasuhan. Before that, last week, kinasuhan yung ano, yung si judge. Grabe ha, kinasuhan si judge for misconduct. Yes. For not allowing her to visit her child in the hospital. Ang tanong, does she have a right to that? Where is the right? She does not have any right at all. Correct. She is a criminal suspect. Correct. Yun po ang ibig. Kaya nga siya, ano ang tawag sa kanya? PDL, hindi ho ba? Person Deprived of Liberty. Dahil ho doon. Person Deprived of Liberty po siya. So, wala po siyang ano. Wala po siyang, kumbaga, ang karapatan niya, limited na. Limited na sa i-maintain na buhay siya at huwag siyang saktan. Yun na lang ang karapatan niya sa mundo. Dahil PDL po siya, naka-detain po siya, may ongoing na kaso. So wala po siyang quote-unquote right na ine-enjoy natin. Wala rin siyang karapatan na magsalita sa harapan ng mga ano ng press. Kailangan humingi siya ng court order para gawin 'yon. Panoorin pa natin mga Tabber Gods. Yan. So, basahin ko yung statement, kaya nakakainit ng ula. So, subjected to abject cruelty and callousness from jail and police personnel. Oy, si Chil Jokno ba sumulat niyan? Si Jokno daw ba sumulat? Si Chil. Surrounded by their stiff and unfeeling bodies. Wow. And denied her moment of silence to grieve for her daughter, Reyna Menasino did not utter a word of despair. Allegation yan? Yeah, this is a press statement of the lawyers. Ah, press statement. Because they filed the case sa ombudsman sa ano, sa military and law enforcement. Uh-huh. Good her luck. Her parting words to her baby River, lalaya ako ng mas matatag. Lalaya kami ng mas matatag. Sa dami ng nahuli sa kanya. Good Hindi luck. Tayo nag-iisa. Panandalian yung pagdadalamhati natin pero babangon tayo. Mm-hmm. Although they were mere whispers in a cacophony of sobs, camera wow. flashes, lalim, and radio cacophony. Communication, we Ina's counsels heard her words loud and clear. Mm-hmm. Ano, malapit na akong mag-lecture on style, ha? Pero sige. It's really a matter of taste, and these people are tasteless. Yeah. Okay. Tasteless. Today, the NUPL will assist Ina. I have nothing but good words for the NUPL. Pero I have none to say that we have the same causes, no. I have good words for the lawyers of the NUPL. There's a difference between the organization and the lawyers. Anyway, the NUPL daw. I have friends in the NUPL, but they are my friends. They are not NUPL.
Yung NUPL po, mga Tabercats, ano yan, National Union of People's Lawyers. Ito pong mga National Union of People's Lawyers, sila po ay CPP, NPA, NDF sympathizers. Okay, yung mga nakikisimpatsa sa mga sa mga grupo ng CPP, NPA, NDF. Okay? Kasama po niyan yung NUJP, National Union National Union of Journalists of the Philippines, parang yun yata. Tsaka marami silang grupo eh, puro NU, NU something, NUPL, NUJP. So yan po yung mga group, activist groups. Okay, hindi po sila, well, malabo pa yung connection nila sa CPP, NPA, NDF, pero sila yung lagi nagtatanggol sa mga quote-unquote aktivista ng CPP, NPA, NDF. Ina, through her mother, Marites Asis, in filing criminal and administrative complaints before the Office of the Ombudsman against PB General Rolando Miranda, Chief of the Manila Police District. Police Brigadier General pa yun. JDIR Alan Iral, Chief of the Bureau of Jail Management and Penology. Police Lieutenant Colonel Levy Hope Basilio, Station Commander of Manila Police Station, Station 10. JINP Ignacio Monteron, Officer in Charge of the Manila City Jail Female Dormitory. Police Lieutenant Colonel Magno Galliora Jr., Station Commander of Manila Police Station 2. Jail officers, ang grabe, ang dami pala nito. Angolunan, Brillantes Navarro, Pasiona, Manila Police District, Police Station 10 and Police Station 2, elements known only by their surnames. Pascual, Rara, Felipe Reyes, Rason, Santiago, Padilla, Villanueva, Murao, Harge, Sales, De La Cruz, Angoco, and dozens of other unidentified police officers. Paano mo kakasuhan yung unidentified kaya, no? Ano ba klase abogado meron to? Ano ba klase meron abogado to si ano? Si Reyna Minasino? Dozens of other unidentified police officers. Paano mo kakasuhan ng unidentified? Diyos ko? At the end of the day, the buck stops with their heads and superiors who have either ordered, sanctioned, tolerated, or justified these despicable acts. Ano yung mga despicable acts na ito? Well, hindi sila very specific dito sa ano. Maraming retorika dito eh. Pero ang nangyayari dito is remember nanganak siya while in jail. Pina-room in sa kanya for 3 months si Baby River. After that, pinauwi na sa lola kasi nga COVID na. After that, she asked to be able to visit her child or to be with her child. So she was asking for provisional release. Or dininay. Dininay, natural. Okay. Natural. Then sinabi niya, may sakit yung anak niya kung pwede makita niya. Kasi masama yung kalagayan. Dininay ng judge. Dininay din. Makyat sila sa Supreme Court. Sabi dininay ng Supreme din. Court, denied. Deny ulit. Kasi nga naman, di ba, discretion yun ng judge eh. Oh, tsaka, wala kang right to demand to get out of jail if correct you are detained. Sabi exactly ng Korte Suprema, remand to the court, the trial court, the RTC. Denied pa rin yung sa RTC. Tama si Attorney Ahmed dun eh. Ikaw yung inaakusahan. Ikaw yung suspect. You have no right to demand anything. Ang pwede mo lang gawin is mag-request. Plead. Mag-plead ka lang. Plead ng plead. Request for this. Prayer for that. Yun lang ang pwede mong gawin. Lalo kapag ikaw yung accused. Iba to si Reyna Minasino tsaka to si Echaris. Ibang klase. Matindi. Demanding eh. RTC. Namatay si Baby River. So, ngayon, ang hiningi nila, yung chance na magstay sa week, magpunta sa week. Diba pumunta naman? Pumunta siya. Binigyan niyata siya ng 2 days ni judge and so many hours for each day. Yung second day includes the burial. Okay? Anong gusto niya? Ay, she wanted to, well, niya, attorney, to be at the entire week. Entitled masyado to criminal na to. Ayaw siya. Actually, binigyan ng 3 days. Gusto ko yung magkakasabi ni Attorney Ahmed, ano, entitled to criminal na to. I love it. Gustong-gusto ko yun.
police originally, pero tumutol ang police at saka ang Bureau of Jail Management and Penology kasi they cannot afford that many personnel. So ni-reduce ng judge. Okay? So during the week nung nakapunta siya, sinuotan siya ng PPEs at saka naka-handcuff siya. Aba, nireklamo pati PPE. Mainit daw. Hindi, that is part of the charge. Okay? Yun yung sinasabing torture. Imagine mga tapay gacha. Panahon ng COVID. Requirement ang PPE. Malamang hindi pa siya nagbayad ng PPE. Yung PPE na yon para hindi siya magkasakit. At para hindi niya maipasa rin. Kung sakali mang maging asymptomatic. In the first place, kapag may PPE ka, dapat hindi ka magkakasakit. Para hindi ka magkasakit. Okay? Nireklamo pa niya. Torture daw yung pagsuot ng PPE. Bakit? Mainit daw. Sa bundok, hindi kayo nainitan. Hindi kayo nilamok. Wala. Walang ganun. Hindi torture yun. But iba rin. Iba rin talaga. Matindi to. Kasi mainit daw yung PPE at saka bakit daw siya nakaposas? Ah, bakit hindi? Natural. Criminal siya eh. Criminal ka eh. You know? So we shall, as we have seen in the past months in the case of INA, the application of these safeguards. She was talking about probable cause. We shall dig deeper trenches for our continuing struggle against bigger monsters, primary of which is the anti-terrorism law and its recently issued IRR. So ginamit ito ha, ginamit yung kaso ni Reyna May Nacino, which has nothing to do with the anti-terrorism law. Ang charge sa kanya ay illegal possession of firearms and explosives in Dalawang Granada. Tapos, ang daming baril ha. Anong gagawin niya doon sa... What was she doing when she was arrested? Nasa office ng bayan muna sila. Ayun! Ang ganda. Sasabihin niyo sa atin, walang connection, ha? Ay, naka. May baril doon. O, wala nga kayong connection. Ano yon? May baril kayo. Wala. Nasa opisina ng bayan muna. May bushmaster. Ayos, ha? May dalawang granada, may bushmaster. Para may 45 pa yatang nakuha. Opisina yun ng bayan muna. Sige. Papaniwalaan nila tayo na wala rin connection. Hindi. Kurir yan, kurir. Kurir. Ganon. Inadala yan sa... Dadali nila doon sa CPP-NPA sa front. Yep. O edi, wala nga silang connection, di ba? Nobody really believes when they say that. Ay, nako. I miss the sarcasm na yan. Ano, Boss Conrad, may sakit pa eh. Notwithstanding its purported safeguards, the ATL, that rely on context and probable cause determinations, as we have seen in the past months in the case of INA, which, by the way, is not a case of terrorism, ha? It's not. The application of these safeguards, which are, after all, already in place in our systems of law, are left in the hands not necessarily of reasonable minds or cautious men, but people who are overly prone to the dictates of power and indifferent to the imperatives of humanity. They are talking about the judge? Probably in the police. The police has no decision on the matter. It's the judge. The judge. It's a detention they do. Yung detention na two weeks. The ATC and the, they determine when it is in the exigency of the situation that they detain a suspected terrorist. But this is not terrorism. This is not terrorism. Precisely. Her arrest and her detention and her custody is illegal possession of firearms. Sole power of the judiciary, which is in the judge. Yes, Nick. RTC. Criminal case as criminal. Yung judge, Ito pa yung sinasabi nila dun sa statement nila. Ang sinasabi nila is, bakit nakaposas? Bakit naka-PPE? Bakit ang daming guards? Bakit pinapaligiran siya ng guards? Bakit hindi? Samantalang hindi pa daw siya guilty. No, kaya but that's nga, not the... Yun na nga eh, kasi diba? Kung guilty na siya, hindi yan makakalabas. At all. Diba? So, tonto. Inaano ko dito. Tonto ra. Tama naman sila doon, si Attorney Amen. Kung guilty na siya, hindi siya makakalabas at all. Kahit kung sino pa yung bawian ng buhay, kailangan niyang burol na kailangan niyang puntahan, hindi siya makakalabas. At all. Lalo na, hindi naman siya
VVIP. Ito is that this is ano the words sige rhetoric. It's just really just saying things and making them mean something when they don't. When in fact the words that they say really don't describe the event that they're talking about. So yun ang mga Tabercat. So yun ang sabi ng mga abogado tungkol dyan. Okay. Una, yun nga, kinabit nila to sa Anti-Terror Act. Na wala namang connection sa Anti-Terror Act. Kasi hindi naman terrorism yung kaso. It's illegal possession of firearms. Na non-bailable, number one, kasi yun yung ginusto ng judge, non-bailable. Number two, ito ay criminal case, no? Kukonfirm ko lang yung question dito ni Nick. Okay, sasagutin ko lang yun. Non-bailable at it's at criminal case. Okay? Ang illegal possession of firearms. So, sa totoo lang talaga, mga Tamer, sa totoo lang, itong si Reyna Menacino, nakakuha ng sobrang daming pabor. Imagine, mga Tamer, kung lahat ng mga babae sa loob ng kulungan, binigyan ng furlough, meaning palalabasin sila sa unang taon ng kanilang pagpanganak, di lahat ng babae sa loob ng kulungan, nagpabuntis na lang. Di ba? Kasi it's an easy escape eh. Takas ako dun eh. Di ba? Pabuntis ako. Pagpanganak ko, request ako for furlough. Labas ako ng kunyaring house arrest. Pero yung house arrest ko, diretso na ako sa ibang bahay pupunta. Or let's say, kung iahatid ako sa bahay, may mga nakaposting gwardiya, takasan ko yung mga gwardiya. Di ba? Kaya itong si Reyna Menacino, ang dami na niyang nakuha ang pabor. Siya pa galit. Siya pa nagdidemanda ngayon. Patindi. Di po ba pwedeng kasuhan yung mga abogado ni Reyna, sabi ni Remington Aure. Kung may magreklamo, pwede. Ang alam ko, yung BJMP magka-counter-sue. If I'm not mistaken. Pakita ko sa inyo, ha? Sumagot sila. Sasagot sila dun sa kaso. Yan, sabi, the BJMP maintains that we have acted within the bounds of the law and the rules and regulations of the agency. Ayun ang sabi. So, hearing na lang yan. Sa hearing na lang malalaman yan. Sa hearing. Nung huli nga tayong nag-live tungkol dito, mga Tabercats, ang sistema pa nito, ayaw ng mga abogado ni Reyna Menacino na magpa-arin. Malamang ito rin ang gagawin kay Echanis. Hindi ito magpapa-arin. Kasi yung sa arraignment, yung tatanungin ka kung guilty or not guilty, tapos after nun, pre-trial. Okay? Kasi pag-uusapan yung mga ebidensya, etc., etc. Baka kasi ayaw nila maglabas ng ebidensya. Kasi wala sila ilalabas na ebidensya. So, yun. So, sumagot na yung BJMP dito, malamang lalabanin na sa korte to. Pero ito pa, isa pang pabor to, mga Taber. Diyos ko, sumagot ang Malacanang. Sumagot ang Malacanang. Ang sabi ng Malacanang, sabi sa DSWD, take care of mother activist's baby to avoid repeat of Reyna Menacino's case. Itong mga activists na to, para silang mga spoiled brat. Mga batang bratinelo, batinela. Mga spoiled brat na parang akala mo sisigaw lang sila ng konti, nakakuha nilang gusto nila eh. Okay, ito yung sabi ni Harry Roque. Sana po hindi na maulit yan yung nangyari daw kay Baby River. No? But I'm calling upon the DSWD to take steps to ensure that the welfare of the child will be protected. Ito naman yung tamang punto dito ni Attorney Roque. Sabi niya, hindi po kasi dahilan yun na palibhasa may anak ka, hindi ka makukulong. Feeling ko yun ang iniisip nung Echanis eh.
tinago talaga niya yung bata sa ano, sa ilan, sa loob ng katawan niya. Akala ba niya pag ano, pag i-detain na siya, eh hindi kukunin yung bata sa kanya. Eh yung bata sa loob ng katawan niyo. Diyos ko. Pag kinulong siya, kukunin yung bata. Sigurado yun, ibibigay dun sa next legal guardian. At hindi ka masasubject sa proseso, but it is always the rule that the government will take steps for the best interest of the child. Ang pwede pa mangyari dyan, mga Tabercats, kunin niya ng DSWD, ipapaalaga sa isa sa mga ampunan. Temporarily. Temporarily. Habang ongoing yung mga hearing, mga kaso. Kapag not guilty, o di ibabalik yung bata. Kapag guilty, ayun ang matinding usapan dyan. Either, syempre, una muna yan, may succession yan, no? Bibigayan muna dun sa next potential legal guardian. Tapos, kung wala na ibang legal guardian, let's say, si yung tatay nito ay nasa bundok. So, hindi legal. Kung merong immediate family na kukuha, like yung sa kaso ni Reyna Menasino, yung mom niya, na lola ng bata, ang kumuha, pwede rin yun. Pero, kung wala talaga ibang kukuha, DSWD ang kukuha niyan, gobyerno ang kukuha niyan. Papasok niya sa sistema. Grabe yun. So, ang ano ha, ang galing ha, ibang klase itong mga to. Ibang klase, ibang level ang kakapalan ng mukha ng itong mga aktivista na to. Kayo na nahulihan ng krimen. Tapos kapag nahuli kayo, kayo pa lalabas ng pabiktim. Huling nabasa kong balita dito, mga Tabercats, entra daw ang CHR. Ang Commission on Human Rights. Entra daw sila at iimbestigahan daw nila kung tama daw ang ginawang pag-aaresto dito kay Amanda Echanis. Napaka-special naman talaga nitong mga kriminal na to. Ito sa mga dilaw na to, mas mahalaga sa kanila yung mga drug pusher, mga drug lord, mga aktivista, mga rebelde. Yun yung mga mahalaga sa kanila. Bangklase itong mga to. Bangklase kayo. Tindi nyo. Tindi. Ibang level ang kakapala ng mukha na itong mga to. Pero mga Tabercats, so babantayan natin itong kwento na ito ni Amanda Echanis tsaka ni Reyna Menasino. I doubt na mapagbibigyan yung gusto nilang lahat, yung gusto nilang dalawa. Pero at the end of the day, mga Tabercats, ang kawawa talaga dito, yung newborn pa yung isa. Yung isa, 3 months old. Tapos, pag may nangyaring hindi maganda, gobyerno na naman ang may kasalanan. Injustice na naman daw. Si Duterte na naman, pasistang rehimen ni Duterte. Pero kung gagamitin mo ng logic, o logika, logic will dictate, it's your fault. Thank you very much po mga Tabercats for watching tonight. Mga kaibigan po nating OFWs, God bless your work for today. Sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, God bless your rest. Mga Tabercats, bukas po ulit, 11 p.m. Okay, don't forget to like and subscribe to my channel. Also, mga Tabercats, pakishare po yung ating mga videos, lalo na po, mga Tabercats, yung ating mga ina-upload after po ng live. Maraming pong salamat. God bless you. Hashtag YellowFeet2022 at hashtag MySintidoComon. I'll see you tomorrow. Bye, everyone. See you tomorrow.